Pagbabago ng anyo ng material mula liquid patungong gas. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagbabagong anyo ng liquid sa gas. Halina't pakinggan natin ang kwento ng magkaibigang sina John at Princess. Isang araw ay tuwang-tuwa ang magkaibigan na si John at Princess sapagkat napagtagumpayan nila ang pagsusulit sa agham. Kaya naman naisip nilang dumaan sa palaruan ng kanilang paaralan upang maglibang. Ngunit sa kasamaang palad, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nalungkot ang dalawang magkaibigan. Naisip nilang patilain nila ito. Matapos ang ilang minuto, sumikat na ang haring araw at tila napansin ng dalawang magkaibigan na natutuyo ang basa sa lupa. Habang sila ay naglalaro, nagtataka sila kung bakit nawala ang mga tubig ulan simula nung sumikat ang araw. Kaya napagpasyahan nila na pumunta sa kanilang guro upang magtanong kung ano ang nangyari at saan napunta ang tubig. Tinanong nila kay Ginang Saylin kung saan napunta ang tubig ulan simula nung sumikat ang araw at pinaliwanag niya ito ng maayos. Mga bata, naalala niyo ba ang tatlong uri ng state of matter? Tama! Ito ang solid, liquid at gas. Ngayon naman, alalahanin natin ang pagbabago ng solid, liquid at gas ay nakadepende sa pagbabago ng temperatura. Ang temperatura ay tumutukoy sa init at lamig ng kapaligiran. Nasusukat ito sa paggamit ng thermometer. Ito ay panukat sa init o lamig ng bagay o kapaligiran. Kapag ang liquid ay nainitan o nabilad sa ilalim ng init ng araw, isinalang sa apoy o nailagay sa mainit na lugar, ito ay nagiging gas. Ang tawag sa pagbabago ng liquid sa gas ay evaporation. Ngayon, John at Princess, naunawaan niyo na ba ang ibig sabihin ng evaporation? Opo, Ginang Saylin. Kaya pala sinasampay ni Nanay ang aming mga damit sa ilalim ng init ng araw. Tama ka, Princess. Sinasampay natin ang mga damit sa ilalim ng init ng araw upang ito ay matuyo agad. May evaporation na nagaganap dito. Bukod dito, ang may kalderong may tubig ay matutuyuan kapag ito ay nakalimutan mong nakasalang sa apoy. Sana ay naintindihan na ang ibig sabihin ng evaporation. Tandaan, evaporation, ang proseso ng pagpapalit ng matter mula liquid patungong gas.
ang boiling o pagpapakulo ng tubig ay mabilis na paraan ng pagpapalit ng matter mula liquid patungong gas, kung saan ikaw ay nagdadagdag ng init. Ihanda ang sarili sa ating pagsasanay. Kumuha ng notebook sa science at kumuha ng lapis. Isulat lamang ang sagot sa bawat bilang. Isulat ang tama kung ito ay naglalarawan sa evaporation at mali naman kung hindi. 1. Pagpapatuyo ng basang damit sa sampayan. Pagkatuyo ng dagat dahil sa sobrang init ng panahon. 3. Pagkalusaw ng yelo sa baso. Four. Pagpapatunaw ng butter o mantikilya sa kawali. Five. Pagpapatuyo ng pawis sa katawan. Tsekan ng maayos at maging matapat. Narito ang mga tamang sagot sa bawat bilang. Magaling mga bata! Paki-comment nyo nga ang iyong nakuhang score sa ating pagsasanay. Gawin ang gawaing bahay, agham 3, mga pagbabagong nagaganap sa aking paligid. Quarter 1, Week 4, Module 1. Sagutan ang pahina 1 hanggang 3. Gawain 1 at gawain 2 sa module.